Magandang araw po sa inyo. Nandito naman po tayo para magturo ng setup ng AP antenna. Ang brand po ng AP antenna natin ay Tenda Wifi AP antenna. Meron po pong mga accessories kasama ang ating antenna mismo. Meron po siyang LAN cable, switch, at power supply. Based po dito sa setup nito, gumamit po ako ng extra LAN cable na dalawa. Isa para sa router papunta sa ating AP antenna at cable from our modem papunta sa ating router. Ang router ko pong ginamit ay half-light. Usually po, ang setup ng ating internet cable ay nasa first port, dun sa may internet port na nakalagay, papunta sa ating modem para magbigay ng internet dito sa ating router. Dito po naman sa ating antenna, pwede po kayong kumonek from port 2 to 4 since apat lang po yung port ng applet. Pero meron pong mga router na 5 or 6 yung port. So dito po uminsert tayo kahit saan po dito from port 2 to 4. Sa port 3 ako nag-insert papunta sa ating AP antenna. Ngayon po, tuturo ko sa inyo kung paano setup po ng cable. From our antenna mismo, yung cable natin na ginamit ay in-insert natin sa PoE port. Sa iba pong antenna, usually nasa left side yung port ng PoE nila. Pero dito po sa Tenda, nasa right side po. Kaya po dun ko in-insert. At meron din tayong isang port para naman sa LAN. Kung gusto natin mag-connecta pa ng iba pang AP antenna, dito tayo insert or computer para makuha natin yung binabato nitong signal. Next po is yung cable na galing sa ating antenna mismo papunta sa ating switch na may power supply na siya ang nagbibigay ng power sa ating antenna. So from our PoE port papunta naman sa PoE port ng switch natin. Napapansin nyo po, meron pa tayong isang cable na LAN port na may cable. Ito po yung extra cable ko na ini-provide from LAN to LAN port ng ating router. Siya yung magbabato ng signal ng router papunta sa ating antenna. So, yan po yung setup niya. Ngayon po ay papakita ko naman sa inyo kung paano mag-connect. Pagbibili po kayo sa akin ng router at saka ng AP, automatic na po, configured na siya. No need to do anything para i-config po yung AP. Kasi naka-config na po siya para dun sa mga router ko. Hindi na po kayo mahihirapan. So, dito po, ang wifi name ng ating antenna ay wifi connect antenna. So, connect po tayo dyan based sa ating connection ng wifi. Naka-connect na po siya. Tapos, automatic po usually. May sign-in page dyan. Pero, sa ngayon po, kung wala po, tatype lang natin yung only.net. Then, enter lang natin. Oops, mali. Only.net type natin.
Yan. Yan po yung login page ng router natin. Kung mali po na walang nalabas po na login page, automatic po meron pong kayong mali dyan sa connection. So, i-check nyo po na mabuti at pag-aralan po yung video na ito para malaman yung setup. Sa mga cellphone po, usually po, pag kumunek po kayo sa ating antena, automatic may sign-in page. Then, dun po sa sign-in page, syempre, dun ilalagay yung code na ipoproduce ng router natin. Tinuturo ko po lahat kung paano gamitin ang application. Iga-guide ko kung paano mag-setup. At maayos ang router. Sa description po, meron po ako mga links ng Lazada na kung saan pwede nyo i-check yung mga packages ko. Lahat po, meron pong setup ng AP, mini AP, may hex din po ako na mataas yung CPU, mataas yung RAM. Ibig sabihin, mas marami yung users na makakakonect compare sa ating hoplite. Pero sa mga nagsisimula, I advise na hoplite muna yung gamitin. 32 or 25 to 30 users ang pwedeng kumonek. Hindi na masama. So, salamat po sa pag view ng aking video, and God bless.